utang po yung pinagsimulan po nung awal po namin. Kinabunutan po ako nung chair, nila po yung buhok ko. Buhok ko lang po talaga nahihila po yung nila, naglagas po yung buhok ko nun. Nakita namin yung video na ikaw ba yung palakad papasok ng barangay tapos sinugod? Opo, opo. Inasabukanan na po ng pinto ng barangay hall. Sa video na tinignan namin, ano bang ginawa sa'yo? Kinabunutan po ako nun siya, inila po yung buhok ko. Buhok ko lang po talaga nahihila po yung nila, naglagas po yung buhok ko nun. Naglagas yung buhok mo. Ano ang shampoo ang gamit mo? Baka medyo hindi matibay, kaya alam mo kung minsan depende sa shampoo. Kapag ang shampoo mo medyo maganda, kapit yung buhok natin, di ba? Okay, nakikita ko, mataas na yung bumbunan mo. Para mukhang pwede na mag-landing aeroplano dyan. Ano? Pinasasaya lang kita, ha? Pinasasaya lang kita. Biro lang, okay? Nung pumunta kayo ng barangay sa loob na kasama si chairman, ano ba nangyari? Nagalit po siya. Pero po nung kinakausap na po ako, parang nagtatawanan pa po sila doon sa loob ng barangay na parang ginagawa po nilang katatawanan yung pangyayari. Nagalit po siya kasi hindi nga daw po siya ng respeto, pero wala po nakitang action na ginawa niya. Ang sinulat na po nila dun sa barangay blotter ko, na kapag may naulit na po ulit at kung sino daw po ulit ang nag-umpisa ng gulo, ipapupulis daw po. Sino tong sumugod sa iyo? At bakit ka sinugod? Utang po yung pinagsimulan po nung awal po namin. Alright. Actually, kumari ko po yun eh. Ninang po ng anak ko yun. O, ninang ng anak mo, kumari mo, nang dahil sa utang, nagkaaway kayo. Yes po, opo. O ano naman ang sabi ni kumpare mo dahil sa ginawa ni kumare? Hindi naman po siya nangialam. Yung ano lang niya po doon, huwag lang daw po mangingisali yung asawang lalaki. Yung asawa po ng kumare po, barangay tanod po yun. So, yung barangay tanod, asawa ng kumare mo? Opo. Actually, siya po yung nag-udyok na, sige, bugbugin niyo, akong bahala. Kahit nandiyan ako yung kapit. Sabi niya, sige, akong bahala. Sabi niya po nang ganun. Nakwento lang din po sa akin ng mga nakarinig ko doon sa harapan po ng barangay. So, narinig ba ni Kapitan to? Hindi niya po narinig. So, ganito ang aking gagawin. Kakausapin ko ba si Kapitan? Kakausapin ko yung mister, yung kumare, kumpare mo para pag-ayusin kayo. Kasi itong mga bagay na to, nagmumula sa isang utang na hindi pagkakaintindihan na nasisira ang relasyon ninyo. Si kumare, barangay tanod yung asawa. Hindi ka masaya kay Kapitan kasi hindi nagawa ni Kapitan tanggalin si kumpare na asawa ni kumare, ang kumare mo, na ninang ng anak mo, kasi yun ang nag-udyok sa kumare mo na sabunutan ka o sige bahala siya, yun ang gusto mo sabihin. Okay, ganun po. Okay. Si Kapitan naman ang sinabi, hindi niya magagawa yun kasi idadalhin niya pa ngayon, kukonsulta niya sa kanyang mga konsihal. Tama? Barangay, kung tatanggalin yung kumpare mo. Tama? Opo. Hindi ka ba masaya sa sagot ni Kapitan na kinakailangan ako'y mamagitan pa para tingnan natin kung anong magagawa ko? Hindi po ako satisfied din po eh. Kasi nung pinagharap din po kami ng lupo, nang sabi po sa akin, wag ko na lang daw po muna ituloy yung mga ginagawa ko. Kasi pag maulit na po ulit nagugbugin ako, sila na daw po mismo tutulong sa akin pumunta ng police station. Okay. Gusto mo bang ayusin pa to na ninang ng anak mo yung kaaway mo rito? Kasi alam mong ibig sabihin ng ninang, kung sakaling mawala tayo sa mundong ito, may titingin doon sa anak natin. Siya ba'y pwede mong pagkatiwalaan bilang ninang? Opo. O, di kung ganun, ayusin natin. Pwede ko bang kausapin tong si, ano, si Rochelle para maayos natin? Kasi kung patatanggal mong mister niya, parang walang patawaran. Kasi sabi na, ako una sa lahat, sinabi ni Kapitan, hindi na nila pwedeng hayaan mangyari ito. At pag nangyari, sila na mismong tutulong at tatayo sa'yo. Maganda naman yung sagot ni Kapitan doon. Kasi ayaw nilang mangyari pag ayusin kayo. Ikaw ba'y pwede natin pag ayusin to? Handa ka ba kung kailangan kakausapin ko itong si Rochelle? Pwede naman po. Alright, so ganito, gagawin kong pag-ayusin kayo dahil kumare kayo, ano?
Alang-alang na rin sa anak mo na ninang yan. Ba't mo siya napiling, Nina? Anong kagandahang loob na nakita mo? Lagi po siya nandito sa bahay namin. Ayun. Parang nagiging pangalawang nanay ko din. Ayun. Yun ang gusto kong marinig sa'yo. Kasi kung pangalawang nanay mo, yung ninang ng anak mo may malasakit doon sa kanyang inaanak. Okay? Opo. O, gagawin ko, opo, babalikan kita, kakausapin ko si Rachel, ha? Rachel, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka? Magandang hapon din po. Okay, Rachel, nalaman ko itong ay sa kumare mong si Christina at ikaw, medyo may kunting alitan. Pero ang sa akin lang, Rachel, hindi ba natin pwedeng ayusin to na ako'y mamamagitan si Ben Tulfo na, si Bitag na, para pag-ayusin kayo? Okay ba sa'yo? Okay po, sir. Yun din naman po ang gusto kong mangyari, sir. Okay, Rachel, una sa lahat, sabi naman sa akin ni Christina, ikaw daw parang second mother na ng anak niya, parang lagi ka sa bahay nila. Kagandahan na sinasabi niya, sa narinig ko sa kanya, malimit ka raw sa bahay niya at parang tumatay yung second ina na kaya napili ka niya pagiging ninang ng anak, ng inaanak mo. Okay? Opo. Kung meron man kayong hindi na pagkaintindihan, siguro kuminsan dahil COVID-19 ngayon, naka-lockdown tayo, kuminsan umiinit ang ulo natin, posible ba na baka makapag-ayos kayo? Opo, sir. Alright. Wala naman pong problema po sa akin, sir. Okay, sige, ganito, Rachel. Salamat naman, ikay medyo open-minded. At pinakikinggan tayo sa kabila ni Christina na sinabi ko sa kanya, kapag ayusin, si Ben Tulfo na ang referee ninyo. Ay, hindi lang referee. Ako na mismo namamagitan, pag ayusin kayo, magbilo na ang mundo natin, COVID-19 na. Ay, tigilan na muna natin, ha? Ha? Opo. Alright, hindi na ako makikialam kung ano yung naging ugat ng inyong problema. Ang sa akin lang, mabalik natin at yung sumigla ang relasyon ninyo. Okay ba sa'yo? Okay po. Alright, sige. Pakinggan mo lang ako, no? Sa kabilang linya naman natin, si Christina. Christina, narinig mo ba kung anong sinabi ni Rochelle? Na handa naman siya makipag-ayos sa'yo. Opo. Alright, pwede ba kayong magbati na lang pagkatapos, pag nawala ang COVID-19? Kung sakaling may bakuna na sa December, pwede niyo ba akong imbitahan? At doon tayo magsasalo-salo pagdating ng Disyembre. Magdala ako ng pagkain, regalo sa iyo, regalo kay Rachel, sa iyo, Christina, sa inaanak mo. Tapos siguro, ayusin na lang natin to. At least, may buwan naman akong napag-ayos ngayong COVID-19. Aww. Hindi ako kasing galing ni Tool Rafi, pero kasi mabagsik ako hindi ba? Pero dito sa bagay na ito, ginagawa kong pinag-aayos kayo. Sige, Rachel, bilang nakakatanda ka, baka ikaw mismo magpaliwanag at medyo magkaayos na tayo rito. Ano ang sasabihin mo kay Christina? Humihingi na lang din po ako ng dispensa sa kanya dahil siyempre din po, sa nangyari, ako po dito yung naitis. Ay, Christina, ikaw ba'y pinapatawad mo? Humihingi ng kapatawaran itong si Rachel. Kumarin mo yan, ninang ng anak mo yan. Opo. Alright, sige. O anong sasabihin mo kay Rachel ngayon? Siya na mismo una nagsabing humihingi ng kapatawaran. Ganito, anong sasabihin mo sa kanya para magkabalik na kayo, magkabati na kayo? Pinatanggap ko na yung patao yung talong niya managtawad sa akin. Kasi yung sa kanya din, siyempre, nabigla lang din ako. Kasi siyempre, ako din yung naipit. Ayusin nyo na. Okay na kayo, bati na kayo. Okay na? Opo. Opo. Ako na mismo nang nagbabati sa inyo, sa susunod, ayoko na kayo mag-away. Kung may problema kayo, takbo kayo kay Kuya Ben. Okay? Opo. Salamat po, sir. Pabihira ka naman, Rachel. Maraming nalagas na buhok na sinambunot mo. Kawawa naman si Christina, kaya mauobliga ka bumili ng shampoo matibay-tibay na hindi na malagas yung kanyang buhok kasi masyadong matapang yung shampoo ni Christina. Ano ba shampoo gamit mo, Christina? Palmolive, sir! Oh, Palmolive! Rachel, ano bang pinaka medyo magaan na shampoo na medyo hindi masyado nakakapaglagas? Sa palagay mo, Rachel? Sunsilk na lang. Oy, sunsilk na lang. Okay. Commercial na yan. Okay na kayong dalawa. Christina, sunsilk na lang daw, ha? Okay, sige. Ganito na lang. O, Rachel, bumili ka ng sunsilk, i-bill mo ako. Papadala na ako sa'yo. Online na para kay Christina, ha? Sunsilk, ha? Yung malaki, ha? Sige po, para tumubo muli yung mga buhok na nalagas na sinambunot mo. Ngayon, make up to, ha? Okay?
Okay, Jan. Ako na lang ang sisingilin mo. Mapapadalhan kita ng pera pambili ng sunsilk para kay Christina. Okay ba siya, Christina? Wala pong problema, sir. O, tsaka isa pa na, Richelle. Ako na rin. Bill mo na rin ako. Sabihin mo sa akin, papadala na rin ako. Bilhan mo yung kinaanak mo ng regalo. Ano ba? Paborito ba? Jollibee. Para sa inaanak. Ilan taon ang inaanak mo? Magtutuwa ako sa August 20. Mag-uusap kayo ba? Tatawagan ko kayo mamaya. Okay? Ayoko na kayong mag-away-away. Okay ba sa inyo? Ako, sir. Pag medyo hindi nagkaintindihan, pwede naman akong tawagan. Simple lang. Madali lang mo akong tawagan para pag-usapin ko lang kayo. Okay lang sa inyo? Okay po, sir. Okay, sige. Mag-aantay ako mamaya, tapos tatawag ulit ako. Okay na? Okay, sir. Alright, sige. Maraming salamat sa inyo, ha? Okay? Rochelle, okay ka na ba kay Christina? Okay na po, sir. O di, eh, sige. May utang na ako sa iyo, Rochelle, para sa pasalubong mo kay Christina, okay? Sige po, sir. Okay. Huwag mo masyadong damihan pag nagsambunot ka. Yan tuloy, maraming nalagas eh, okay? Hindi, pinatatawa lang kita, okay? Pagkatapos ng COVID-19, bibisitahin ko kayo, okay? Ako, sir. Nantay po namin kayo dito, sir. Walang problema. Darating ako, sinabi ko. Hindi naman ako marunong mag-balance, sinabi ko. Gusto ko makita kayong dalawa magkaayos na, ha? Paglabas ng bakuna mismo, tawagan mo ako pag nagmintis ako, okay? Ako'y nasutuwa na magkaayos na kayo. Good luck na sa inyong dalawa, ha? Ako. Ganito kami sa loob ng aming digital media. Social distancing, may mask kung kayo nagtataka. Kaya medyo nakamask tayo. Maliban na lamang dun sa aking personal studio. Dahil marami tayong staff. Nagsimula yung sumbong sa sinasabing sabunutan sa may harap ng barangay dito sa dalawang magkumare. Dahil lamang sa utang, ayaw ko nang kalkalin doon. Ang ginawa natin, pag-ayusin lang natin yung dalawa. Kuminsan, kinakailangan ng isang personality tulad namin, Tulfo Brothers, isa ako roon, si Ben Tulfo, na napag-ayos natin, na nasisihan tayo dahil hindi naman talaga itong specialidad ng pambansang sumbungan. Kaya lang tumatanggap kami kung kinakailangan namin makipag-usap na parang magkakilala, familiar, gagawin namin yan. Total ang layunin natin pag-ayusin, hindi parang bulyawan pareho, mga bagay na kuminsan simple, na pagkakasundo, pati yan, pinapasok ng pambansang sumbungan.